Mga kaibigan, narito ang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ang kasaysayan ni Amanda. Oh, ito naman. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking mga konserbatibong lolo at lola. Kaya kahit na 20 years old na ako, bantay-sarado pa rin sila sa akin. Gusto kasi nilang ituon ko muna sa pag-aaral ang atensyon ko. Okay naman sa akin yun. Kung hindi lang dumating sa buhay ko, si Austin. Ang lalaking pinakamamahal ko. Ano dyan siya? Hi, Jansi! Uy, Amanda, congrats nga pala kanina, ha? Ikaw ang nakakuha ng high score sa mga exams natin. Galing! Tinalbugan ba pa yung topo natin si Alec? Galing, oo nga. Sure! Pasok na niyan sa honor roll ngayong third quarter. Oo, sana nga, Wendy. Chancy, matagal ko na rin pinapangarap na makapasok sa honor roll. Kahit top 10 lang, okay na ako dun. Ang importante, maging proud sa akin ng mga grandparents ko. Sa bagay, lahat ng mga pinsan mo nasa honor roll. Well, hindi naman ako pinipressure ng mama ko o ng mga lolo at lola ko na makapasok ako sa honor roll. Pero, syempre, pupusigili pa rin yun. Kumbaga, self-fulfillment yung para sa akin. Ay, siya nga pala, girl. Yung live-light mo, ah. Live-light mo? Live-light mo? Self-fulfillment yung okay. Para sa akin. Sa akin. Girl, yung love life mo, wala ka bang balak na i-fulfill? Oo nga. Chancy, sa pag-aaral mo na ako nakafocus. Hello, third year high school pa lang tayo, no? Masyado pa akong bata para mag-love life. Nakasagaba lang yung love life para sa pag-aaral ko. Ganon? Eh, bakit kami? Ako, sina Jovi, Alex, si Amika, si Kathleen at si Michelle. My love life, pero studios pa rin. Correct. Oh, Wendy, hindi ko pa iniisip mo. Uy, atos naman, kunwari ka pa. Alam kong, love mo rin si Austin, ano? Baka parin kayo ni Nalulot, Lola. Naman. Pero, may aaminin ako sa inyo. Pero, Ate, girl, ay, ano yung ipagtatapat mo sa amin? Ha? Ano? Boyfriend ko na si Austin. Gano'n yung para, Austin. Sabihitiwan mo, Austin. Austin? Amanda, isang taon na lang at matatapos ka na sa kolehiyo. Excited na kami ng lola mo na maging isang kalap at lisensyadong teacher ka na. Kaya nga, Apo. Unahin mo muna mag-aaral, ha? Huwag ka muna magpaligaw. Tama, tama. Opo, Lola. Kahit naman hindi niyo po sabihin yan, eh. Talagang number one sa listahan ko yung pag-aaral ko. Lalo na po, candidate po ako bilang cum laude. Uy, naku. Talaga, Apo? Opo. Naku. Eh, ano yung nababalitaan namin ng lola mo na kapag umuwi ka sa bahay, meron kang kasama lalaki na lagati sa'yo dito, ha? Eh, kaibigan ko lang po yun. Austin po yung pangalan niya. Education din po yung kinukuha niyang course. Austin. Pero 2 years pa siya bago makatapos ng college. Kaibigan mo nga lang ba yun? O ba yun, ano? Tinatago mo lang yung sa amin ng lola mo, ha? Ano ko naman? Hindi po. Lolo, ngayon po ba naman kayo mawawala ng tiwala sa akin? Maniwala po kayo. Kaibigan ko lang po talaga si Austin. Eh, maling kaibigan lang nararamdaman mo para sa kanya. Eh siya. Domain. Ah. Hindi na problema yun ni Amanda. Bakit? Kahit kami gusto yung lalaki yung sapo natin.
Kung hindi naman sasagutin ni Amanda yung walang problema, Joey. Suot mo nga yung pustiso ko. Umaangat na yung tawa! Ang tawa doon eh, umaangat, umab... Yan ako kapitbahay na binigyan talaga, walang ganito, puro gulagad na lang. Parang anak mo yun, ako yun. Parang nanay ko siya, no? Tsaka 43 lang to. Ay, 65. Oh. 65? Oh. Yun ang problema yun ni Amanda. Ganda nga. Oh, kaibigan ko lang po talaga si Austin. Tumalo ba para sa kanya? Esha. Yome. Esha. Eh, hindi na problema yun ni Amanda. Kahit pa may gusto yung lalaking yung sapo natin. Eh, kung hindi naman siya sagutin eh, walang problema doon. Hindi, lalaki ako. Kapag gusto na lalaking yun si Amanda, gagawa at gagawa ng paraan yun para makuha niya ang apulatel. Ay, pamalo kung bumigay si Amanda sa lalaking yun, ha? Eh, kilala ko nga po natin. Hindi niya gagawin yun. Bakit ako hindi ko masakilala? Ano ko sa'yo? Hindi ba sasabi ni Amanda yan? Lalo na kung tukso na ang dumating. Eh, Lolo, kalma lang po kayo. Umiwas ka kay Austin. Austin ba pangalan? Opo. Tatandaan ko ang pangalan yan. Naku, maniwala ka sa akin. Tukso ang lalaking yun, apo. Baka hindi ka makatapos ng pag-aaral lang dahil lang sa kanya. Naku, masasayang ang pinaghirapan mo pag nagkataon. Seryoso ang babe po ngayon, ah. Uy, smile naman dyan. Austin, nagpapakiusap ako sa iyo eh. Pwede ba? Pwede ba tigilan mo yung pagtawag mo sa akin ng babe? Baka kasi may makarinig eh. Isamagot pa ako sa mga grandparents ko. Alam kong stricto sila sa iyo. Pero Amanda naman, magti-21 years old ka na. You're matured enough to decide on your own. Sabihin mo yan sa kanila. Austin, napaka-straight ng grandparents ko. Mahirap silang pakiusapan. Madali silang magduda. Ayoko makasamaan sila ng loob. Pwede nga lang sana, huwag mo na ako ihahatid pa uwi. Baka kasi may makahuli pa sa atin. Nakakilala ni na lolo't lola. O di kaya sila mismo ang makahuli sa atin. Parang hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwasan ka. Pag ginawa kong gusto mo, alang-alang sa mga grandparents mo, ako naman ang magiging devastated. Ano mo namang mahal kita, di ba? I don't want to lose you. At tungkol sa mga grandparents mo, handa ako silang harapin. Handa akong ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo. I'm sure naman makikita nila kung gaano ako kasincere sa mga intentions ko sa'yo. Oh, Higi. Ito naman. Ito naman. Okay. Dito sa ating dulang, ito ang aking buhay. Lolo? Luna? Pinatawag niyo po ako. Bakit po? Mabuo ka dyan. Bakit po? Ganit? Ano yung nababalita namin ng lola mo na may boyfriend ka lang? Oh? Ano nga? Ano nga? Sagutin mo ang tanong ko! Eh, hindi po. Aminin ko po. May
boyfriend na po ako. Sino? Sino? Oh. Sino yung lalaki madalas magatid sa'yo dito pa uwi? Sino ha? Yung lalaki madalas magatid sa'yo dito pa uwi? Oo, yun na. Happy lang, happy. Sagupin mo, talong ko. Sino? Sino? Yung lalaking madalas magatid sa'yo dito pa uwi? Opo. Ay, naku, apo. Diba ang kabilin-bilin na namin siya ng lolo mo? Huwag kang magbo-boyfriend hanggat hindi ka nakakatapos ng pag-aaral. Lolo, lola, hindi ko naman po mapapabayaan ang pag-aaral ko. Bakit mo kami sinuway? Ang buong akala namin matilo ka. Lolo. Ang buong akala namin nag-aaral ka mabuti. Nag-aaral po, mag-matilo, lolo. Ano? Tingnan niyo naman po yung mga class cards ko, oh. Matataas naman po, di po ba? Pasok pa rin po sa pagiging kumlaude. Nangangamba lang kami ng lolo mo. Baka yung lalaking yun ang sumira lang yung pangarap, ha? Tama! Lolo, hindi po. Oo. Mabait po si Austin. Kailan pa kayo ng lalaking yun, ha? Mag-iisang buwan na po. Abanda. Dismayado ako sa iyo, apo. Ilang buwan na lang gagraduate ka na. Bakit hindi mo pa hinintay? At saka yung naikwento mo sa akin, second year pa lang yung boyfriend mo? Ha? Opo. Sige nga, sabihin mo sa akin, paano nyo dadaling dalawa yung relasyon nyo, ha? Sakaling maging asawa mo yan. Ikaw ang magpapakain sa lalaking yun? Lulu! Hindi naman po kami yung magpapakasal agad. Siyempre, kailangan makatapos muna si Austin bago kami magpakasal. Ay, dadalhin mo yung lalaki niya dito, ha? Gusto namin makilala. Sige po. Dadalhin ko po siya dito para makita ninyo mabuti siyang tao. Ay, di ba kita pinapaupo pa? Oh, pala yung cellphone. Ano ba yun, Lord Austin? Pero, ay, di ba kita pinapaupo? Austin po. Magandang umaga po. Alam, maganda sa umaga. Ah, hindi pa kita pinauupo. Sorry po. Pasensya na po. Amanda. Bakit dinala mo yung taong yan dito? Lolo naman. Nakalimutan niyo na po ba? Sabi niyo, gusto niyo makilala ang boyfriend. Ang lola mo lang ang may gusto. Hindi naman niya hiningi ang pagpayag ko. Daming! Bakit ba ikaw nagsisigaw dyan? Ay, nandito na pala si Amanda. Lola. Isinama niya ang lalaking ito dito sa pamamahay natin. Eh, maano naman ang masama doon, ano? Anong masama? Hoy! Buti nga eh, makilala natin ang lalaking ito. O, iho, Amanda, upo kayong dalawa. Salamat po. Lola, si Austin po. Magandang umaga po. Buti naman. Pumunta ka para magkaliwanagan tayo. Talaga ba mahal mo itong apo ka? Oo po. Ay, mahal mo pala. Ibig sabihin, sipultado mo pangarap niya. Siyempre naman po. Ay, kung ganun. Mag-iwalay na kayong dalawa. Kala ko mabait ka. Kala ko mabait ka. Matutuloy siya. Pag-iwalay na kami, diba? Ano pa eh? Kung gano'n? Pinasalap muna eh, no? Nakayong dalawa! Pinasalap muna eh. Ay, nakayong dalawa! Ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Lolo,
tinanong si Austin. Masyado niya namang pinahiya yung tao. Oh. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Ay, kita mo naman kung paano sumagot sa amin yung lolo mo. Oo nga. Mayabang yung boyfriend mong yun. Ano po bang mayabang yung pinagsasabihin niyo? Aba. Eh, magalang nga po siya sumagot sa inyo, di ba? Kayo nga po dyan ang walang galang. Ano? Ano sabi mo? Lolo. Sumasagot ka na sa akin, ha? Yan ba'y tinuturo sa inyo lalating yun? Eh, huwag niya naman po itamay si Austin. Aba. Wala po siya ginagawa masama sa inyo, eh. Kayo po dyan ang may problema. Masyado kayong overacting. Kasi niya palaging kayong nasusunod. Masyado niyang minamanduhan ang buhay ko. Ay nako, Amanda. Hindi ka namin minamanduhan, ha? Ginagawa lang namin ito para matupad mo ang iyong mga pangarap at malayo ka sa tukso. Eh, sandali nga po. Eh, ano ba ang tingin niyo sa akin? Batang paslit na hindi marunong mag-isip? Hindi na po ako bata. Alam ko na po ang ginagawa ko. Kaya please naman po. Hayaan niyo naman po ako mag-desisyon para sa sarili ko. Sige, hayaan ka namin sa gusto mo. Bahala ka lang sa buhay mo. Pero ito ang tandaan mo. Kapag pumalpa ka sa desisyon mo at nagkaloko-loko yung buhay mo lang dahil dyan sa lalaking yun, naku, huwag na huwag kang ihingi ng tulong sa amin. Austin! Pasita na po masyado kung gusto ka na nga. Huwag na madalang ito ka po. Kanti na ito. Ayun, natanan yata, oh. Austin, pasensya ka na, ha? Kung masyado kang hinuhusgahan ng mga grand parents ko. Sa totoo lang, Amanda, nagtataka ako. Ano ba nakita nila at ayaw na ayaw nila ako para sa'yo? Para bang napakasama ako ng tao? Austin, please. Huwag ka na magdamdam doon. Kahit ano pa man ang sabihin nila, eh, tayo pa rin naman ang masusunod, hindi ba? Sana, huwag kang sumuko sa pakikipaglaban sa pagmamahalan natin. Kahit ba, tutulong sa'yo, ma. Amanda, makasisiguro ka sa akin na ipaglalabang kita sa abot ng makakaya ko. Ang inaalala ko, ikaw. Hanggang saan mo kayang makipaglaban para sa akin? Alam mo, Austin, huwag mo nang aalalahanin yun. Dahil ilang buwan na lang eh, makakapagtapos na ako ng pag-aaral. At naniniwala naman ako na dadating din yung panahon na matatanggap ka rin ng mga grandparents ko. Basta Austin, kahit ano pang sabihin nila laban sa'yo, huwag mo na lang sinapakinggan, okay? Amanda. Bakit, mahal ko? Gusto kong masiguro na hindi ka mawawala sa akin. Para maniwala ka na hindi kita iiwan. Tanggapin mo ako bilang asawa mo. Ha? Magpapakasal na tayo? Oh, Amanda. Para sa'yo. Pagpasensyahan mo na kung ganyang klaseng sing-sing lang ang maibibigay ko sa'yo. Pero pag nakatapos na ako ng pag-aaral at maging isang ganap na guro, tataasan ko ang balo ng sing-sing na ibibili ko sa'yo. Austin, hindi naman mahalaga sa akin ang presyo ng sing-sing. Ang mahalaga lang naman sa akin eh. Mahal ko ang taong nagbigay sa akin ito. Makalipas ang ilang taon, pagka-graduate naming dalawa, kami ay nagpakasal. At unti-unti na rin nilang natanggap si Austin para sa akin. Siguro dahil sa nakita naman nilang mabait at hardworking ang aking asawa. Ako po si Amanda at ito ang aking buhay.
huwag nating kagalitan ang ating mga magulang o mga lolo't lola kung tutulman sila sa iyong buhay pag-ibig. Wala naman silang masamang intensyon. Gusto lamang nilang masigurong maganda ang mga gagawin mong desisyon sa iyong buhay. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Jun Legazpi, Jenalyn de la Cruz, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Amanda. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, June Martin Legazpi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.